So, gagawa tayo ng how to make a tracing pad in Canva. So, kailangan natin first step is, syempre, meron tayong Canva app, internet, and meron na rin tayong naka-installed ng dotted fonts para yun yung gagamitin natin gumawa ng tracing bevels. And then, magko-custom size tayo. Usually kasi A5 yung madalas gamitin. But for now, magko-custom size tayo. So, ang gagamitin natin is CM 21 by 14.8. Ngayon, maghahanap tayo ng background na pang bata. So, pwedeng cars, background. Or pwede ding giraffe, kahit ano, kung ano yung gusto nyong preference on your background. So, tapos, elements tayo. So, ito yung kukunin natin. Meron tayong pro at hindi rin pro sa Canva. So, ngayon, ang pipiliin natin is this. Ito free. Itong template na to. Ayan. May free din naman. Tapos, ito. Ito naman yung pro. So, ngayon, ang gagamitin natin is this one. Lakihan nga lang natin yung size para magkasya dito sa ginawa nating templates na pang tracing pad. Excuse me. And then, magsesearch naman tayo ng notebook line. This one. So, dito is meron na kasi tayong nakagawa na ganito. Ganyan. Pero, pwede din tayong gumawa ng manual. So, ngayon, ito lang yung gagamitin natin pattern. But for the meantime, kuha muna tayo ng shapes na color white. So, punta tayo ng shapes. Eto. So, sasagarin natin siya. Ayan. And then, punta naman tayo dito kung nakikita. Ayan, eto. So, pupunta tayo dyan. Gawin natin color white yung shapes natin. And then, balikan natin yung notebook line. So, ito siya. Pwedeng ito na din yung gamitin natin or pwede tayong gumawa nung sarili natin. So, kapag ka pala ini-stretch natin, nawawala minsan yung mga lines. Kaya mas okay din talaga na gumawa tayo. Like, ito, nawala din siya. Ngayon, pupunta tayo sa shapes ulit. Kuhanin lang natin to. Tapos, ibahin natin yung color. Gawin natin blue yung color niya. Tapos, yung line weight niya is gawin lang natin 2. Or gawin natin 3. Ayan. So, 3. Diba? Meron na tayong sarili nating line. Kung nakakapalan kayo, pwede nyo naman din siyang i-adjust. So, gawin natin. Pwede natin gawin 2.5.
ihabaan lang natin to. Tapos, i-duplicate lang natin siya. Pipindutin lang natin tong merong plus sign para ma-duplicate natin. Iibahin naman natin ang kulay. So, pili tayo kulay red. And then, duplicate natin ulit din tong blue. Ayan. Ngayon, kagayahin natin yung sizing nito. So, kailangan daw medyo mataas pa yung red. Tapos, itaas naman natin itong isa, yung color blue, sa ibabaw. Pwede natin burahin yung ginamit nating pattern. Ito. So, delete lang. Pwede ding ito yung pindutin or click lang natin yung delete sa keyboard. Ayan. Ngayon, nakakuha na tayo or nakagawa na tayo ng sarili nating trace line. So, pindutin sa keyboard nyo po is click nyo, pindutin nyo shift. Tapos, pwede natin silang i-group. Tapos, itaas lang po natin. Pantay lang po nung edge po na color white shape sa taas. Ayan na siya. Tapos, click lang po ulit natin. Command or Control C for the cut, for copy, and Control B for copy paste. Pag ganyan po yung ginawa natin, di ba mas nagiging dark yung line na color blue. So, ang gagawin natin is Control or Command C and group. Ang ikiklik lang natin is yung red and blue. Command C and Command B para sa copy paste. So, dapat same lang ah. Same lang yung size or yung space. So, nakalagay dito is 1.3. Ganun din dapat. Ayun. So, sakto siya. Ulitin lang ulit natin yung ginawa natin. Then, dapat 1.3. Yes. Paste ulit natin. 1.3. Pag ganito na kulang, kailangan nating i-lakihan yung white natin. Pwede na natin siyang isagat. Ayusin lang natin yung white. Dapat walang makita ang color white. So, 1, 2, 3, 4. Nakagawa tayo ng 4 lines. Tapos ngayon is gagawa din naman tayo ng isa pang line or ng isa pang shape box sa taas para doon natin ilalagay yung pangalan. So, gawa tayo nito. Ganyan. Yan lang. Ganyan kaliit lang. Kasi pag sobrang laki, or pwede din naman natin ipantay dito sa ginawa natin. Tapos
Tapos palitan ulit natin ng color shapes. Gawin ulit natin color white. Tapos duplicate tayo nito. Litan natin yung size. Oops. Pagka ano lang, lagi tayo magko-control Z. Or command C. Dumikit na yata siya. So, dumikit na siya. So, burahin lang natin. Kasi, napadikit natin siya. So, ganito ulit na. So, para pantay, lagi lang natin pipindutin yung shift para hindi din tumabingi yung shape natin. Kasi minsan may tendency na tumatabingi yung line. Ayan. So, meron na tayong blue. Ngayon, yung red naman. So, paiksian pa natin. Tapos, iduduplicate na lang natin tong isa para hindi na rin natin siya i-edit. Ayan. Ngayon, lumabas na sila. Pwede natin silang i-group. Naiwan yung blue. Tapos, kukuha tayo ng circle na frame. Ito, circle lang na frame. Pwede din naman kumuha tayo na mayroong background na white. So, ngayon, ang kukunin lang natin is yung merong circle frame na merong konting white lang. Ito. Di pala siya white, green. So, ayan. Lalakihan lang. Gawin lang natin dito. Tapos, kung meron kayong picture ng baby nyo or picture ng kahit sino, pwede natin siyang ilagay. So, puntat lang tayo sa uploads. And then, ito, picture to ng baby ko. So, ilagay natin siya dyan. Tapos, idadrag lang natin. Ayun. Pwede nating ayusin or drag down. Tapos, lakihan lang natin. O, diba, para lang siya naging 2x2. Ngayon, magdadagdag naman tayo. Ulit, punta ulit tayo ng elements. Cars na circle. So, ito yung ginamit ko sa recent template na ginawa ko. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan. And then, drag lang, size lang natin siya. I-edit lang. Kailangan makita natin na sakto talaga yung pagkakalagay natin ng cars. Ayan. Ngayon, pupunta na tayo sa paggawa ng tracing letters.
yung sinabi ko kanina is kailangan meron tayong dated fonts na naka-installed or naka-download na sa Canva natin. So, babalik tayo sa ginagawa natin. So, punta tayo sa text. Subheading. Ngayon, lalagay natin is live layout. Control A para ma-highlight lahat ng letters. Punta tayo dito sa font. And then, hanapin lang natin ABC. ABC print dotted regular. So, ayan. Kung wala tayo, kung wala pa tayong font, punta lang tayo sa Google. Lalagay lang natin ABC print dotted line or print dotted regular. So, pipiliin lang natin ito. So, punta tayo sa print dotted line. Download zip file. Ayan, lalabas na siya. Ngayon, pupunta tayo, balik tayo ng Canva. Paano mag-add ng font sa Canva? So, punta lang tayo dito. Punta tayo ng brand kit, edit, add new, punta tayo sa fonts, add new, upload a font. So, ito yung mga na-download ko ng mga font. Ito yung mga print dotted line. Pero ang pipiliin nyo is si print dotted regular. Kasi kapag hindi regular, yung pati yung lines ng mga font is makukuha nyo. So, add nyo lang tayo. Ayan. So, ang na-download natin is print dotted line. So, ang babalik tayo sa Google or Safari, ang pipiliin natin is ABC print dotted regular. Okay? Since meron na tayo, ito ang pipiliin natin. This one. Ayan. So, bago yan, edit. I-ano muna natin to. Oops, bumaba. Nalagay tayo ng my name is ang piliin natin font is Fredoka. Ito, pinaka-favorite ko siyang font talaga. And then, textiles. Color, siguro brown. Ayan. Effects, piliin natin yung may shadow or outline. So, ang outline natin is color white. Ang color naman ng font natin is okay, medyo dark ng konti. Ayan. So, lagay lang natin, my name is. Lakihan natin yung size para makita. So, depende yun sa inyo kung gusto nyo yung lakihan or liit. Ngayon is, magta-type na tayo ng tracing name muna ni baby.
Lagay lang natin Clive. Rainier. So, sizing lang natin. Dapat subheading siguro. Ay, heading dapat yung pinili natin. ABC. Ayun. Ayusin natin yung pag-create ng pangalan. Dapat tatama siya sa i-edit natin or ayusin natin itong ating ginawa. Kasi dapat hindi siya tatama sa next line. So, liliitan lang natin ito. Ito, pwede na natin siyang lakihan. Tapos, kuha ulit tayo ng shapes. Ayan. So, pwede natin ganito lang yung size nung pangalan ni baby. Palitan ulit natin ang background. Gawin ulit natin white. Kuha ulit tayo. Duplicate ulit tayo ng line. Tapos, i-resize lang natin para maging kapantay siya nung line na ginawa, yung shapes na ginawa natin. Ayan. Kuha ulit, duplicate ulit natin tong red. Ganun din. Resize ulit natin. I-resize pa. Ito, i-duplicate na lang din natin. Ngayon. So, pupunta ulit tayo sa text. Piliin ulit natin ang heading. Lagay natin Clive Rainier. Pindutin natin yung font at piliin natin ABC Print Dated Regular.
So, i-edit lang natin siya. Liitan lang natin ang font. Gawin lang natin siguro yung sasakto lang sa line. So, very important na kailangan yung mga ginagawa natin is sakto din siya sa line. Para kapag nagtitracing si baby, nakikita niya yung mga lines. I-akyat lang natin tong ginawa nating line. Liitan pa natin yung font. So, liitan pa natin siya. Ayun, edit na natin yung pangalan ni baby. Clive Rainier. So, next step natin is gagawa na tayo ng vowels na print dotted. Punta ulit tayo sa subheading. I-drag ulit natin siya. I-drag ulit natin to. And then, ilagay tayo na A, malaking A, and then small letter na A. And then, i-resize natin siya. So, gawin natin 40. Medyo maliit pa. 50. Medyo maliit pa. Gawin natin 63. Ayun. Punta ulit tayo ng font para ibahin. Ayan. E di naging print dotted na siya. So kapag nag-tracing na si baby, ito yung kanyang nagawin. So, pwede nating lakihan kung anong size na gusto niya. Pero mas okay din talaga na tumama yung mga letter sa mga line. Para iyon yung pinaka-guide ni baby sa pag-trace. Ito, pwede natin siyang i-duplicate. So, gagawa lang tayo ng tatlo kada line. Tapos, pwede din natin siyang i-duplicate. I-copy na lang natin para isang beses lang tayo mag copy. So, make sure lang natin na pantay yung ating pagkakagawa. Ayan. Ayusin lang natin. Ganun ulit. Ganun ulit. Ulitin lang natin hanggang sa mabuo natin yung tracing pad. So, nakagawa na tayo ng first page or first tracing pad. Ngayon, iduduplicate na lang natin yung page na to. So, gagawa tayo ng apat pa.
So, duplicate page 1, 2, 3, and 4. So, nakagawa tayo na 5 pages na puro letter A. So, ang gagawin natin is vowels. A, E, I, O, U. Tapos, ngayon, iduplicate natin yung last page. Gagawin naman natin letter E. Palitan lang natin yung mga nilagay natin na letter kanina. At gawin naman natin letter E. Pwede din naman din copy and paste na lang para mapadali tayo. Ngayon, pinapakita ko yung process din. Pipindot ulit tayo ng duplicate page. Papantay-pantay lang natin. Para hindi rin malito si baby. So, dapat pantay-pantay. Ayun. Ayun. So, gagawa pa tayo ng apat. Magduplicate pa tayo ng apat. 1, 2, 3, 4. So, sa vowels na letter O na tayo. Ganun ulit. I-edit lang natin. Duplicate page ulit, apat ulit. So, 1, 2, 3, 4. And then, last letter vowel is U. Duplicate page ulit ng apat. 1, 2, 3, 4. A, E, I, O, U. Para meron tayong nakalimutan na isang letter. Nagsimula tayo agad sa O. Wala tayong I. So, sisingit tayo ngayon. A, E, I, dito tayo nakalimot. Duplicate lang tayo ulit dito ng page. So, nakalimutan natin si I. Sorry na. Duplicate page, apat. 1, 2, 3, 4. So, nakagawa tayo ng 25 pages na tracing vowels. Ngayon, isi-save natin siya. Ako madalas ginagawa ko PNG yung nilalagay. Or pwede din naman na JPEG. Pero ngayon is a PNG or PDF. PDF na lang. Just download.
Lagay lang natin. Tracing vowels. Save. Ayan. So, nakagawa tayo ng tracing vowels na A, E, I, O, U. Pwede nyo rin itong makuha, itong template na ito. I-share ko ito sa baba. Yan lang. Thank you.